Pangungulam! Tapos na ako dyan. Ito ang narinig ko sa mga sinabi ni Lolo Ponyong nang siya ay merong kakwentuhan na kapwa niya matanda. Magandang gabi po, Commander JH. Ako po si Joseph. Taga rito po ako sa Samar. Lolo ko po si Lolo Ponyong. Marami siyang kwento sa akin patungkol sa mga pangungulam niya sa mga taong inosente. Ganito po, Commander. Sisimulan ko po ang kwento. Habang abala si Lolo Ponyong sa pagtatahi ng kanyang manika na ginagamit niya sa pangungulam, merong dumating na isang lalaki. Yung lalaki na ito sa unang tingin ay aakalain mong mayaman dahil iba ang kulay niya, hindi siya kayumanggi. Magandang araw ho, Manong Ponyong. Bati ng lalaki. Magandang araw din ho, Ginoo. Ano hong atin? Naparito ako dahil merong nakapagsabi sa akin na ikaw lang ang tanging makakatulong sa aking problema. Ano ho ba yun? Tara ho't pumasok tayo rito sa aking tahanan upang ating mapag-usapan kung ano man ang inyong problema. Sige ho, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sasabihin ko na ang problema ko dahil ako'y sawang-sawa na. Eh ano ho ba yun? Heto ang kalahati ng bayad. Nandyan ang larawan. Alam mo na kung ano ang gagawin dyan. Lagi mo lang pakatatandaan, Lolo Ponyong, na hindi tayo nag-usap, wala tayong usapan, at wala kang pagsasabihan. Wala akong problema. Sanay ako sa ganyan. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi kayong mapapahamak. Teka, sino ho ba itong lalaki na ito? Ang lalaking yan, ang kaagaw ko sa lupa. Yan ay aking kapatid. Sakim siya sa lupa. Gusto ko, mawala na siya nang sa ganun, sa akin mapunta ang mana. Ganun ho ba? Nakakaawa naman ho, pero wala akong pakialam. Siyempre, mas importante sa akin kung sino ang may bayad. Siya ang aking amo. Hanggang kailan niyo ho gustong makitang nakalagay na sa kulay puti ang tao na ito? Kung kinakailangan, kahit bukas o ngayon. Nagkakaintindihan ho ba tayo, Manong Ponyong? Oho, bumalik ho kayo rito bukas. At tinitiyak ko sa inyo na ibabalita ko na sa inyo ang magandang balita. Pagsapit ng hapon, sinimulan na ni Lolo Ponyong yung mga ritual. Yung picture ng lalaki ay nilagyan niya ng maliit na aspile, tapos ikinabit niya sa manika. Yun yung bagong manika na tinatahi ni Lolo Ponyong kanina. Tapos meron siyang kandilang kulay itim. Yung kandila ay sinindihan at ipinatak sa picture, tapos sa manika. Tinutusok-tusok ni Lolo Ponyong ng malaking karayom. Kung susumahin para itong karayom ng palay o ng sako pala. Katapusan mo na. Kung sino ka man, bukas ng umaga, wala ka na. Ang iyong katawan ay parang binutas ng maraming kutsilyo. Kinaumagahan, nagtungo uli yung lalaki sa bahay ni Lolo Ponyong at tuwang-tuwa ito na ibinalita na wala na raw ang kanyang kapatid. Manong Ponyong, wala na yung kapatid ko. Kagaya ng ating napagkasunduan, heto ang kalahating bayad pa. Tandaan mo, hindi tayo nag-usap, hindi tayo magkakilala. Opo, amo. Maraming salamat po. Ah, siya nga ho pala. Eh kung meron pa hong gustong magpatrabaho sa akin ng inyong mga kakilala, dito lang ako araw-araw. Puntahan lang nila ako. Sige, sige.
ginawa ng hanap buhay ni Lolo Ponyong yung pangungulam. Araw-araw ay merong dumarating na mga tao at nagpapatulong sa kanya. Hindi naman nabibigo yung mga taong nagpapatulong sa kanya. Kaya lang, Commander, minsan ay naiinis si Lolo Ponyong dahil ang nilalapit ng iba ay hindi naman patungkol sa kanyang trabaho, dahil ang alam pala ng iba, si Lolo Ponyong ay nanggagamot din. Isang umaga, may dumating na isang babae sa kanilang bahay. Nakasuot ito ng mahabang bestida, tapos nakahawak ito sa malaki niyang tiyan. Ah, Manong Ponyong, baka ho pwedeng magpagamot sa inyo. Bakit, iha? Ano bang sakit mo? Manong Ponyong, huwag naman ho kayong sumigaw. Nahihirapan na nga yung tao. Halika, madali ka at pumasok ka sa bahay ko. Pagpasok ng babae, hindi niya alam kung ano ba ang ibig sabihin ng mga nakalagay na bote doon sa gamutan ng lolo. Kaya hindi niya na ito naitanong. Pero nakatingin dito yung babae. Kaya ang sabi ni Lolo Ponyong, huwag mo yan titignan. Baka mapano ka pa. Manong Ponyong, kinukulam ho yata ako. Gamutin nyo naman ho ako, parang awa nyo na. Babayaran ko ho kayo kahit magkano. Ganun ba? Walang problema. Eh akala ko naman eh, kung ano ang sakit mo. Yung babaeng yon, Commander, kinukulam pala ito. Kaya ang nangyari, kulam sa kulam ang naglaban. Yeah! Bakit mo ko tinawag, Ponyong? Wika ng nakasapi sa babae. Dahil pinasapi agad ito ni Lolo Ponyong. Gusto ko lang malaman mo na hindi tayo talo. Alam ko, pero bakit mo ko tinawag? Ang gusto kong mangyari, kausapin kita ng maayos. Pagalingin mo ang babaeng ito. Parehas tayo ng kakayanan. Pero kung hindi mo tatanggalin ang ginawa mo sa babaeng ito, pwes mapipilitan ako na gamitin ka ng aking kakayanan. Ponyong, mukhang nagmamalinis ka na. Paano kung ang nakatapat mo ay mas malakas pa sa'yo? Sa palagay mo, tutulungan ka niya sa problema ng babaeng ito? Wala akong pakialam. Hanap buhay ko ito, Celia. Alam mo yan. Babayaran ako ng babaeng ito. Hati tayo kung gusto mo. Maganda yung sinasabi mo. Pero teka, bakit ba? Ano bang problema? Bakit mo kinukulam ang babaeng ito? Kagaya ng nasabi mo, hati tayo, diba? Pera lang ang dahilan, Ponyong. Pera lang! Ganun ba? O sige, pagagalingin ko ang babaeng ito. At kapag hindi sapat ang kanyang bayad, bibigyan ko muli siya ng sakit. Ako nang bahala, ha? Sige, tatanggalin ko na ngayon din. Makalipas lang ang isang minuto, nagising na yung babae. Laking gulat niya, Commander, nung maliit na ang kanyang tiyan. Manong Ponyong, ang galing niyo naman ho. Natanggal niyo na ho yung sakit ko. Siyempre, ganyan kalakas ang inyong Manong Ponyong, kaya kung kayo ay may problema, magdala lang kayo ng pera, tiyak na gagaling na kayo. O siya, makakaalis ka na, at akin na ang bayad. Nagbigay yung babae ng sapat lang na pera. Hindi ito inaasahan ni Lolo, kaya medyo nakarinig siya ng hindi magandang salita kay Lolo. Sapat lang ito. Wala man lang bang sobra? Alam mo, iha, kung hindi ka magbibigay ng sobrang bayad, e babalik ang sakit mo. Mamili ka. Walang nagawa yung babae, kaya yung iba pa niyang naitabi na pera ay binunot niya sa kanyang tagiliran at ibinigay kay Lolo Ponyong. Magaling! Yan ang gusto ko.
Maraming salamat, makakaalis ka na at hindi na babalik yung sakit mo. Sige po, Manong Ponyong. Maraming salamat po. Pag-alis ng babae, lumipas lang ang 5 minuto, naroon na yung sumabi kanina na isa ring mangkukulam na kung tawagin ay Celia. Ponyong! Apir tayo, Ponyong. Yan ang gusto ko sa'yo. Ano? Gagawa uli ako ng kababalaghan upang tayo ay magkapera. Oh, sige, sige. Gumawa ka ngayon din. Dadalhin mo rito sa akin, ha? Pwede kong ibulong sa kanya. Napumunta siya sa'yo para magkapera tayo. Oh, sige, sige. Heto na ang kaparte mo. Naghati silang 2, Commander. Sa pera na kinita nila sa babaeng pinalaki ng tiyan ni Aling Celia. Pagsapit ng hapon, may dumating naman na lalaki. Yung lalaki na yon ay tila ba normal kung titignan mo? Magandang hapon ho. Dito ho ba yung bahay ng manggagamot na si Matandang Ponyong? Wika ng lalaki. Tama ka nang napuntahan. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Bukol-bukol pala yung katawan mo. Akala ko wala kang sakit. Manong Ponyong, babayaran ko ho kayo kahit gaano palalaki. Pagalingin nyo lang ho ako. Bakit? Napano ka ba? Hindi ko nga ho alam eh. Bigla na lang akong tinubuan ng ganito matapos kong mabangga yung babae dun sa palengke. Babae? Anong itsura? Nang sabihin ng lalaking yun ang itsura ng babaeng kanyang nabangga, napangiti ng lihim si Lolo dahil alam ni Lolo Ponyong na si Tandang Celia ang may gawa nun. Dagdag pa ng lalaki, nagbanta raw yung nakabanggaan niya na siya ay hindi patutulugin mamayang gabi. Nang dahil dun, natakot yung lalaki. Tapos, unti-unti na raw itong tinutubuan ng bukol sa katawan. Kaya agad-agad ay nagtungo ito kay Lolo Ponyong upang magpagamot. Maupo ka rito. Ah, Lolo Ponyong, para ho ganahan ho kayo sa panggagamot sa akin. Ito ho ang pera. Aba! Napakagalante mo naman, iho. Masyado yatang makapalang pera na ito. Lolo Ponyong, wala akong pakialam sa dami ko ng pera. Wala akong pakialam kahit maubos yan. Ang importante yung buhay ko. Sige na. Oh, sige, sige. Ang ginawa ni Lolo Ponyong, kumuha ito ng 1 palito. Tapos yung palito ay hinipan niya. Tapos nilawayan niya ito gamit ang kanyang dila at sa mga bukol ng lalaki sa kanyang katawan. Dinidikit dito ni Lolo Ponyong. Ramdam na ramdam ng lalaki yung init. Aba, mainit ah. Sarap sa katawan ah. Aba, ba, nawala yung bukol na dinikitan mo ah, Lolo Ponyong. Ganyan ako kagaling. Ganyan. Mabuti na lang at sa iyo ako pumunta. Wala akong tiwala dun sa iba eh. Sige, Manong Ponyong, tanggalin mo na ang lahat ng mga yan at nangangati na yung katawan ko, ligong-ligo na ako. Sa loob ng 1 minuto, Commander, yung bukol-bukol ng lalaki na halos kasing laki ng mga holin ay bigla na lamang nawala. Yung pamumula lang ang naiwan pero ang pangako sa kanya ni Lolo Ponyong, maya-maya ay mawawala na yun. Ang ayaw ni Lolo Ponyong, humihingi pa ng proteksyon yung lalaki gamit ang agimat. Lolo Ponyong, o eto, dadagdagan ko ang perang binayad ko sa iyo. Basta bigyan mo ako ng agimat nang hindi na ako tablan dyan. Abay, naabala ko. Ang dami kong trabaho. Napakarami kong negosyo. Inaabala pa ako. O eto. Alam mo, iho, tatanggapin ko yung pera na yan pero hindi pa kita mabibigyan ng proteksyon sa ngayon. Ganun ba? E kailan pwede? Bumalik ka na lang bukas kung gusto mo. Ah, sige, sige. Pag-alis ng lalaki, nawala yung pagkakainis ni Lolo at napalitan ito ng tuwa. Akala siguro ng lalaking yon, e bibigyan ko siya ng pangproteksyon. Bibigyan lang kita ng simpleng kahoy.
at kukulayan ko ng konti para hindi ka magtaka. Hindi kita maaaring bigyan ng aking mga agimat dahil ang lahat ng ito ay purong kaliwa. Magkakaroon pa ako ng kaagaw sa pinagkakapirahan ko pag nagkataon na binigyan kita ng aking mga agimat. Ang hina ng ulo ng lalaking yun. Ang dami kong pera! Makalipas ang 10 minuto, dumating na naman si Aling Celia. Oh! Anong ginagawa mo rito, Tandang Celia? Tanyang! Huwag mo sabihing nakalimutan mo na ang ating pinag-usapan. Hindi ba galing dito yung lalaking bukol-bukol ang katawan? Oh, ikaw ba ang may gawa nun? Ponyong naman. Huwag mo sabihing nagkukunwari ka pa. Sige. Heto, ang kalahati sa'yo. Napakabango! Pag-alis ni Tandang Celia, natawa na naman ang lolo dahil nautakan niya si Tandang Celia. Ang hindi alam noon ni Lolo, habang lumilipas ang araw, siya pala ay minamatsyagan ng isang malakas na manggagamot. At yung manggagamot na yon ay bata pa, Commander. Ang edad siguro ay nasa 25 lang. Isang araw, yung manggagamot na nagmamatsyag kay Lolo Ponyong ay nagkita na sila. Magandang araw ho sa inyo. Dito ho ba nakatira si Ponyong, yung mangkukulam na manggagamot? Wika agad ng lalaki. Bakit? Sino ka ba? Ponyong, alam kong nararamdaman mo kung anong meron ako. Tigilan mo na ang ginagawa mo. Naiintindihan mo ba? Dahil tatanggalin ko ang kalahati ng buhay mo pag hindi mo yan tinigilan. Aba! Sa dami ng sumubok sa akin, yang bagito lang na katulad mo ang mananakot lang ba sa akin? Malabo yan. Diyan ka nagkamali. Tingin mo pa lang sa akin, mukha na akong bagito. Kung hindi mo lang na itatanong, Tandang Ponyong, mas matanda pa ako sa iyo. Ano? Yan ang totoo. Mas matanda pa ako sa iyo kung tutusin. Nabubulag ka lang ng iyong paningin dahil mahina ang iyong tangan. Ngayon pa lang, Tandang Ponyong, binabalaan na kita. Yung ginamot mo, yung babaeng yun, bibigyan mo ka mo ng sakit, at yung lalaking bukol-bukol ang katawan, bibigyan mo ng simpleng kahoy na kunwari ay pangproteksyon sa kanya. Tandang Ponyong, lahat sila ay nakausap ko na. Huwag mong antayin na balikan ka ng mga yun. Dahil sinisigurado ko sa iyo na susunugin nila ang pamamahay mo at tatapusin nila ang pagiging kunwaring manggagamot mo. Ganun ba? Nakakatakot ka naman pala. Makakaalis ka na at marami pa akong kukulamin ngayon. Sa palagay mo, papayag pa ako na mangulam ka ngayong nasa harapan mo na ako? Bakit? Anong gagawin mo? Tatapusin mo ako? Iho. Naririto ka sa aking bakuran. Kung inaakala mong ako ay simpleng mangkukulam lang, dyan ka nagkakamali. Bago ka pumasok sa bakuran ng may bakuran, lilingon ka muna, pwede ba? Paglinga ng lalaki sa paligid, napansin ng lalaki na merong mga umaaligid. Mabilis kumilos ang mga umaaligid, kaya akala ng lalaki, marami ang mga ito. Aba, nakakagulat din naman pala. Meron ka palang bantay na sigbin. At hindi lang pala sigbin, marami pang iba. Marami ba kamo? Nang dahil dyan ay naniniwala na ako na hindi ka talaga malakas. At isa pa, niwala nga akong nararamdaman sa iyo, nakatiting na aura. Kaya paano mo akong patitigilin sa aking hanap buhay? Nahihibang ka na yata, iho. At kung sasabihin mo sa akin na mas matanda ka pa kaysa sa akin, dyan ka nagkakamali. Dahil ako, malapit na akong mag 90. Eh ikaw, parang 20 anyos ka lang, iho, ni hindi ka man lang yata tinubuan pa
ng kaunting buhok sa ibaba mo. Ganun ba? Sige, aalis na ako. Tignan natin kung tatalabang pangungulam mo ngayon. Siya nga pala, yung bantay mo nandoon. Sinong bantay? Ayun o. Pagtingin ni Lolo Ponyong sa kanyang gilid ng bakuran, yung bantay niya na malaking aso ay patay na. O hindi! Anong ginawa mo sa alaga ko? Wala na. Eh, haharangan niya ako eh. Eh di ayun, tinapos ko na. Tinapos ko na ang pinagkakatiwalaan mong nagbabantay sa buhay mo. Hindi ba? Ang asong yun ay napulot mo lang, pinalaki mo at tinuruan mong mangain ng tao? Ano bang sinasabi mo? Alam ko na meron kang tinatagong lihim. Hindi ka lang basta mangungulam. Kaya mo ring utusan ng mga aso at ang iba pang mga hayop na kumagat at kumain ng tao. Akala mo siguro, Manong Ponyong, na hindi ko alam noong nakaraang buwan, merong pagalagala rito na lasing. Pinakagat mo sa aso mo, tapos niluto mo at pinakain mo sa aso mo, maging sa alaga mong sigbin. Hindi ba? Huwag kang nagbibintang, Ponyong. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Kung wala kang nararamdaman sa akin na kahit katiting na takot, pwes ngayon, papakitahan kita ng totoong katatakutan mo. Yung lalaking yun, Commander, ay umusal. Tila ba naintindihan ni Lolo Ponyong ang kanyang mga inuusal, kaya nang laki ang kanyang mga mata. Pilit na pinatitigil ni Lolo Ponyong yung salita niya dahil mabaliw-baliw na yung lolo ko sa mga naririnig niya. Para daw kasing nabibitak ang kanyang ulo at tila ba sinusunog ang kanyang katawan dahil sa sobrang init ng paligid. Ano, Ponyong? Kaya mo pa? Wikang muli ng lalaki. Itigil mo na yan, pakiusap. Nahihirapan na ako. Pwes sabihin mo sa akin ngayon, nawala ka pa rin bang nararamdaman? At marami ka kamong kukulamin ngayon? Hindi ako makapapayag dyan o ito pa, pakinggan mo. Maraming inuusal yung lalaki hanggang sa si Lolo Ponyong ay nawalan na ng malay. Pagising nito, siya ay naroon na sa loob ng kanyang kwarto. Meron siyang unan, merong kumot, at meron din siyang panyo sa kanyang noo. Bakit narito ako? Nasaan ay lapastangan na lalaki na yon? Nasaan ka? Paano ka nakapasok sa aking bahay? Marami akong proteksyon dito. Hindi ubra ang mga kanan dito. Uwi ka ng lolo. Madali siyang bumangon sa kwarto. Lumabas siya ng salas at hinahanap niya yung lalaking lapastangan. Kaya lang wala siya roon. Tapos, napansin ng lolo, yung mga gamit niyang kaliwa ay nagsigsiwalaan. Ultimong yung mga bote na merong mga laman na langis ay wala na. Pati yung mga nakalagay doon na lupa na kulay itim at mga abo, pati yung mga dahon ay wala na rin. Lapastangan ng taong yun! Paano mo nahawakan ang aking mga gamit? Imposible! Wika ng lolo. Nandito lang ako. Hindi ako umaalis sa bahay mo. Kagaya ng sinabi ko, hindi ko napababayaan pa na mang-argabyado ka pa ng tao. Sino ka bang talaga? Bakit ba pinakikialaman mo ang aking hanap buhay? Ponyong, maraming pwedeng pagkabuhayan pero mali ang ginagawa mo. Kung gusto mong mabuhay, dapat lumaban ka ng patas, hindi porket yan ang kinalakihan mo. Eh, ganyan ka na rin tatanda. Huwag mong kakalimutan, merong nakatingin sa itaas. Kahit gaano ka pa kasama, kaya kanyang patawarin basta magbago ka lang. Marami nang nagsabi sa akin yan. Kapwa ko pa matanda. Pero sa palagay mo, napatigil ba nila ako? Hindi, di ba? Hanggang sa heto, malapit ko nang talikuran ng mundong ito. Ganito pa rin ang hanap buhay ko para sa aking mga apo. Ponyong,
Uulitin ko sa iyo, mas matanda pa ako sa iyo. Ngayon kung nabubulagan ka dahil binubulag ko ang iyong mga mata, pues, tumingin ka sa kaliwa mo, tumingin ka sa kanan mo at tumalikod ka. Ginawa naman daw ito ni Lolo Ponyong. Tapos, pagharap niya sa lalaki ay laking gulat niya. Yung lalaking bata ang tingin ng lolo, naging isa itong matandang lalaki pero maganda ang katawan. Kaya lang, Commander, yung kanyang mukha ay hindi masyadong maaninag ng lolo dahil napakaliwanag daw noon. Ah, nasisilaw ako. Bakit naging matanda na yung katawan mo? Ah, baka naman po pwedeng tanggalin mo yung takip ng mukha mo. Nasisilaw ako at hindi kita makilala. Sino ka ba? Sige, tatanggalin ko ito. Ano? Laking pagtataka ng lolo dahil tumanda na nga ang kanyang katawan pero ang boses ay napakatikas pa rin. Makalipas lang ang ilang segundo, nakita na ng lolo ang kanyang tunay na mukha. Nagulat pa nga noon si lolo. O hindi, Eko! Ikaw ba yan, Eko? Wika ng lolo. Si Eko, Commander, ay kasabayan ng lolo ko na nag-aral ng lihim na karunungan. Nagkaiba nga lang sila ng paniniwala. Bali, ang lolo ko ay hindi naman talaga pinanganak na may lahing mangkukulam. Inaral niya lang yung ganon sa kadahilanan na meron siyang gustong gantihan. Kaya lang sumobra na ang lolo ko, kaya nauwi siya sa pagiging mangkukulam. Yung tinatawag niyang Eko ay isang tapat na kaibigan niya noong araw nung sila ay bata pa. Nagkahiwalay lang sila ni Eko nang sila ay magkaiba na ang pinaniniwalaan. Ako nga ito, Ponyong. Hindi ba? Mas matanda pa ako sa iyo ng isang taon? Ikaw nga yan, Eko. Paano mo nagawa ang mga bagay na yon? Nagawa ko ang mga bagay na yon sa pamamagitan ng tulong ng ama. Ngayon, Ponyong, inuutusan kita. Dahil wala na ang iyong mga kagamitan. Wala na rin yung iba mo pang kakayanan. Tinanggal ko na, Ponyong. Pero imposible! Paano mo natutunan ng mga ganun? Ponyong, isuko mo na sa Panginoon ang iyong sarili. May pagkakataon ka pa. Matanda na tayong dalawa. Magbago ka na. Bakit? Ha, Eko? Ikaw ba nagbago ka ba? Totoo ba ang pinaniniwalaan mo? Ponyong, wag mo akong ligawin. Alam kong naniniwala ka pa rin sa mga sinasabi ko. Tanggalin mo na ang galit sa iyong isipan at puso. Magbago ka na. Malapit na ang araw ng paghuhukom. Hindi magtatagal, lahat tayo rito ay kukuhanin at sabay-sabay tayong hahatulan. Magbago ka na, nakikiusap ko sa'yo. Bilang isang tapat na kaibigan, bilang isang kapatid. Ayokong balang araw mapahamak ka, Ponyong. Hindi! Hindi mo ako mauutosan, Eko. O ngayon, kung hindi ka susunod sa gusto ko, anong gagawin mo? Lalabanan mo ko? Wala ka ng kapangyarihan bilang isang mangkukulang, Ponyong. Tinanggal ko na nang dahil sa lakas at sa bisa ng utos ng ama. Ginawa naman ni Lolo Ponyong, pilit siyang umuusal. Kaya lang yung usal, Commander, ay nakakalimutan niya, kaya baliwala ito. Paulit-ulit yon na ginagawa ni Lolo Ponyong, kaya lang, Commander, ay talagang hindi niya ito mapagana dahil mali-mali ang kanyang mga sinasambit. Ponyong, tama na. Winakasan na ang ama ang iyong kasamaan. Pasalamat ka nga eh, dahil hanggang ngayon buhay ka pa. Pasalamat ka dahil ako ang napag-utusan, pero kung iba, wala ka na, Ponyong. Kalimutan mo na ang hanap buhay mo. Sa palagay mo, matutuwa ba sa'yo yung mga apo mo? Hindi sila matutuwa sa ginagawa mo, lalo pag alam nila na galing sa pangungulam ang pera mong binibigay mo sa kanila. Eko, hindi ko lubos akalain na magkikita tayong muli. Ang buong akala ko ay wala ka na. Hindi ko alam na buhay ka pa pala. Hindi ko lubos akalain na balang araw ay tutulungan mo rin pala ako.
sa kabila ng aking mga kasamaan, nagawa mo pa rin akong iligtas sa kapahamakan. Siyempre naman po nyo, magkaibigan tayo eh. Ang magkaibigan nagdadamayan. Sa totoo lang matagal na kitang minamanmanan, kumukuha lang ako ng pagkakataon. Hindi mo ba alam? Yung mga taong nalinlang mo, eh tinulungan ko. Ano? Paanong tinulungan? Kagaya na lang ng babaeng yun, yung pinalaki ang tiyan, di ba? Pinagbayad mo siya ng napagkalaki-laki. Tapos, yung tabi niyang pera, kinuha mo pa nang dahil doon. Tinulungan ko ang babaeng yun. At huwag ka nang magtaka po nyong dahil simula sa oras na ito, hindi mo na muli pang makikita si Tandang Celia na siyang kakuntsaba mo. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya, Eko? Ano? Wala na siya po nyong. Winakasan ko na ang kanyang kasamaan. Ngayon, kung ayaw mong matulad sa kanya, pues magbago ka na. Hindi. Napakasama mo, Eko. Bakit mo ginawa yun? Hindi ako ang masama. Siya ang masama at ikaw. Magpasalamat ka na lang dahil binibigyan pa kita ng pagkakataon dahil magkaibigan tayo. Kung tutuusin lang, Ponyong, ayokong sumasapit sa ganun. Ayokong abutin yung pagkakataon na tayong dalawa pa ang maglaban. Sa tagal na kitang minamanmanan, kung gugustuhin kitang tapusin, ginawa ko na dapat noon pa. Kaya lang, mas nangingibabaw sa akin yung pagiging magkaibigan nating dalawa. Alam kong naligaw ka na ng landas. Pero ito ako, Ponyong, tutulungan kita. Sa pamamagitan ko, muli kitang ilalapit sa ama. Nakikiusap ako sa iyo. Sa mga sinabi ng kanyang kaibigan, tila ba nahimasmasan si Lolo Ponyong? Isinuko na ng tuluyan ni Lolo Ponyong ang kanyang sarili. No choice na rin naman, dahil wala na siyang kakayanan. Commander JH, ganito lang po kaikli ang aking kwento. Opo, ang lolo ko ay hindi naman kukulam ngayon. Tinanggal ito ng kanyang kaibigan na si Eko. Marami pa pong kwentong kulam ang aking lolo. Kung gusto nyo po, Commander, ay bahagian ko pa kayo. Replyan mo lang po ang aking email kung gusto mo pa, o kaya kung gusto pa ng iyong mga listener. Babasahin ko po ang kanilang mga comment pag nagandahan nila ang kwento ko na ito. Tiyak na, susundan ko pa ang kwento na to, Commander. Yun lang po at maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko. Sana ay hindi po nila husgahan ang aking mahal na Lolo Ponyong. Yun lang po at maraming salamat po. Okay, ang ganda ng kwento, ano? Akala ko ba naman merong matinding pangyayari, pero pasalamat ka at meron pa rin buhay na Eko na gusto kang ilapit sa tunay na paniniwala. Okay, maraming salamat po.